kampo sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Nais ko po kayong i-welcome sa umagang ito sa pagbubukas ng ating Biblia at pag-aral po sa salita ng ating Panginoon. Aklat po ng Mateo, Kapitulo 4, Versikulo 18 hanggang 22. Matthew chapter 4, verse 18 hanggang 22. Ito yung pagtawag sa apat na mangingisda. Sa paglakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilee, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa wangka kasama ng kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. My topic for this morning is a new career. Bagong profesyon, bagong trabaho. Hindi ko alam kung bagong opportunity, but they are willing to sacrifice. We are willing to give up something for the new career. According po kay Bob Proctor, the law of sacrifice, sinabi nila na the sacrifice is giving up the lower nature for the higher nature. Siguro ang nakita nila Pedro, nila Juan is being a fishers of men is a higher nature than the nature or the career that they are engaged to. Hindi ko alam kung anong nasa puso nila nung tinawag sila ni Jesus Christ. But I think they are burdened enough with their work. They grow up seeing their father casting the nets in the sea, catching fishes. Ito na yung naging trabaho nila at ito na yung naging career ng kanilang mga magulang. Ipinasa ito sa kanila at ito nga yung naging source of income nila. But when Jesus came in the scenario, pagkatapos na si Jesus Christ ay nabautisto muha ni Juan Bautista at siya po ay tinemp o tinukso, nagsimula na siyang tumawag ng mga manggagawang kasama niya. But during this time, it sounds like a rebellion against the Roman government, which it will take, in which in the true nature, it will take a high risk. Risky po ang pagsama kay Jesus Christ. But these people, si Juan, si Andres, si Pedro, no, si Santiago, itong apat na ito, they were fishers. I don't know if they are enjoying their career, their profession, but when Christ called them, wala kang mabasa dito that they are hesitating, they are hesitated, the doubt of the calling for them. Wala silang pagdududa sa pagkatawag sa kanila. At hindi mo nyo rin po mababasa dito na nagtatanong sila, anong gagawin namin? Paano namin gagawin yan? Jesus just called him and said, "Come, follow me. I will make you fishers of men." When the Lord said such things, it was a triggering word, no? Parang nakakainganyo na salita, fishers of men? Anong gagawin namin? We are people of, you know, of profession. Sa pangingisda, ang alam namin pangingisda, isda lang, hindi tao. But these people engaged to a new career, tumalon sila sa bagong career, not knowing what will be ahead of them. Ang maganda lang po ay ganito. Hindi nila alam kung anong papupuntahan nila, pero alam nila kung sinong kasama nila. Yun ang puntong gusto kong iparating. Maaaring tinawag ka ng Diyos sa bagong career. Maaaring tinawag ka ng Diyos na tumalon sa career na pagsunod sa kanyang kalooban. Hindi mo alam kung saan papupunta ito pagkatapos nito. You don't know anong mangyayari sa buhay mo, pero alam mo for sure kung sino ang kasama mo. Kasi kung kasama natin si Jesus Christ, wala tayong dapat ipag-alala. We are in the sure footing.
anuman ang mangyari sa daan, anuman ang mangyari sa ating journey, we know and we are sure enough kung ano ang ating kinatatayuan dahil kasama natin si Jesus. When engaging in a new career, this fisherman understood sino ang kasama nila at ano ang mangyayari sa buhay nila. Doon ang kanilang sure footing, doon sila yung foundation nila ang sure para sa kanila. Now, question for you. When we engage in our career of following Christ, are we always trusting in Him? Nagtitiwala ba tayo sa Kanya at nasa sure footing ba ang ating pagkakatayo at tayo ba'y nanampalataya na kaya niyang ayusin ang lahat ng bagay? This is a question when we engage in a new career of following Christ. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod para sa ating biblical truth. In fact, Jesus invites us to join in His business. What is this business? Catching more souls, soul winning. We don't have to pursue the souls, we have to attract them. Kung gusto natin silang ma-attract, then live the righteous life, invite them. Do not pursue them. Just give them an opportunity to know Christ. We are tempted to think that we should make something of our lives and at the same time follow Jesus. Wrong. He calls us first to follow Him and then He makes something of our lives. He leads us to prioritize so that we see the needs of the people and their eternity as the goal of all our endeavors. Our goal should be the kingdom of God. Yun sana ang ating goal. It should not be our own or personal lives. Dapat maging priority ang kingdom ng Lord na kahit tayo nagtatrabaho, still, our focus is on the kingdom. I mentioned to the kids, no, nung nandun pa ako sa Pilipinas, sinabi ko sa isang kabataan, anong gusto mo sa buhay? Sinabi niya, gusto ko maging veterinarian. Ikaw, gusto ko maging teacher. Sinabi ko sa kanya, maging veterinarian ka hindi sa Pilipinas, kundi sa Malaysia. Bakit? Dahil maging missionary ka doon. You will act as your tent making ang pagiging veterinarian. Pero pagdating mo doon, ang dadalhin mo ay mensahe ng Panginoon. Ikaw, teacher ka. Teacher ka ng Canada. Pupunta ka ng Canada. Mag-aaral, magtuturo ka doon. Pero at the same time, ang kingdom ng Lord sa iyo is to reach out the little kids. Ang mga bata po ay biglang lumalaki yung mata nila nung sinabi ko po siya. Because I am teaching them how to become kingdom-minded. Yun po yung tinatawag ko madalas na the kingdomized. God is calling us into a new profession, into a new calling. And when we respond to this new career, no, He has a promise of making the best that we can be. He will help us to be what we can be. Maybe God may not ask you to give up your present career. Hindi niya sinasabing i-give up mo siguro. O maaaring sinabi niyang i-give up mo. But if the Lord doesn't tell you to give up your career, God will give you a new look of that career that you have. Bakit ka ginawang nandyan sa trabaho mo? Maybe because the Lord has a calling for you to reach out those people in your company. O di kaya kung may amo ka, maybe it's an opportunity for you to reach out your boss. For them to know that the Christ we are serving is a living God. Make your career as an avenue to extend God's kingdom. But if you are compelled to drop your nets and follow Him, then follow Him wholeheartedly without doubt that He will supply all your needs. When I decided to follow Christ, I give up everything in my life and be in this full-time ministry, knowing that God will supply all my needs according to His riches and glory. When I dropped my nets, I started to follow Him. Oo, masarap mabuhay na maraming pera. Oo, masarap mabuhay when you are working to earn money. But if you are no longer happy with what you are doing, and you know that Jesus, I have to drop my nets in order for me to follow Jesus wholeheartedly, then I did so. Pero sa inyo po, hindi po necessary siguro na i-drop yung nets ninyo
o ibig sabihin iiwan yung career, but make the kingdom business as your priority. The kingdom of God is our priority. Ibig pong sabihin, take a new look in your profession today. Tingnan niyo po kung sa anong paraan natin sundin o gawin o extend ang kingdom ng ating Panginoon. Take a new look of your career today. Look at it. Remember na hindi po kayo nag-iisa. Kasama po natin ang Panginoon. At kung anuman ang patutunguhan natin, we are sure na hindi tayo maliligaw ng landas dahil kasama natin ang ating Panginoon. We are in sure footing. Just trust in the Lord. Magtiwala lang tayo sa Kanya as we journey in this new career in the business of our Lord. Be kingdomized. God bless po.